back sa channel ko. This is Chris, your soon-to-be mommy. Welcome, welcome! Don't forget to click the subscribe buttons. Also, yung tiny bell right beside it para every time may mga skincare videos ako nakagaya nito, notified kayo. Alam nyo ba, nung isang araw sa Facebook, may nakita akong picture ng isang store, yung Healthy Options, as in pinipilahan siya ng mga tao waiting for their turn para makabili nitong skincare product na to. Etong skincare product na to has been sold out sa mga local stores dito sa Pilipinas, and the only way that you can get your hands on them is if you buy them online. Kaya nga nung nag-announce si Healthy Options na ibabalik na nila itong skincare product na to, everybody went gaga, as in talaga. Alam nyo ba kung ba't pinipilahan ng tao itong skincare product na to? Kasi this product claims to be the world's most powerful facial mask, lalo na sa mga taong tigyawatin. So without further ado, hapa-haba na ng intro ko, no? Sasabihin ko na sa inyo kung ano tong skincare product na to. The skincare product is this, guys. This is the Health and Beauty Aztec Secret Indian Healing Clay. Or mas kilala rin siya sa scientific name na Calcium Bentonite Clay. Ganito yung itsura ng clay mask sa loob. Para siyang semento. O yan, o. Para medyo greenish gray ang itsura niya. Ito yung malaking packaging na binibenta ni Healthy Options. I think they sell this around 450 to 500 kung naaalala ko siya ng tama. Meron silang mas maliit na packaging nito, but I would suggest that you go for the bigger tub kasi this will last you more than a year. Siguro mga 2 to 2.5 years kaya to. Para saan ba tong healing clay na ito? Bali, ito ay merong mga healing properties. So kung halimbawa, meron kayong naguhurimentadong tigyawat sa mukha nyo, mas madali siyang mag-heal. Meron din siyang deep pore cleansing properties na alam nyo, maglalabas ng lahat ng dumi, excess sebum sa inyong mga pores. Kaya kung kayo ay oily to acne prone skin, perfect itong gamitin as a facial mask. Wala siyang kahit anong preservatives or any animal product na additives, making it 100% natural and, you know, vegan friendly. There are actually two ways to prepare this facial mask. Maliban dun sa ating Aztec clay mask, kailangan nyo rin ng non-metallic bowl, pwedeng glass, pwedeng plastic, ganun din, non-metallic spoon, plastic spoon yung nandito. Measuring cup is optional. Meron lang siyang tubig dyan, kaya nilagay ko siya dyan. Pwede kasing gamitin nyo na lang yung spoon. Tapos, ito optional din to, yung facial brush or brush applicator. Papakita ko muna sa inyo kung anong itsura ng bentonite clay na hinalo sa water. So, kuha tayo mga 1 teaspoon, mga ganyan. Hindi mo naman kailangan talaga super duper exact. So, ilagay natin siya dito. Tapos, lagyan natin siya ng tubig. Pag tubig ginamit nyo, wala kayong makikitang bula. Hindi siya masyado mag-chemical reaction dyan. So, haluin na natin to. So, haluin lang natin siya hanggang parang maging natunaw na ice cream ang itsura niya. Ganito na yung itsura nung clay mask at saka water. Medyo lumpy lang siya. Medyo mahirap lang siyang haluin ng sobrang pino. Pero pwede mo na ito ilagay sa mukha mo using the spoon, your finger, or this brush applicator. Etong ganitong klase ng mixture, perfect to dun sa mga first timer or kung medyo sensitive ang yung skin. Kasi makikita nyo kagad sa packaging nakalagay dun, feel your face pulsate. Parang medyo atawag doon daddy yung basta may tingling sensation, tapos magta-tighten kasi yung balat mo kapag natuyo siya sa face mo. So medyo may konting redness kayong ma-experience. Kaya kung first time nyo, instead of using any other medium, mas maganda na tubig lang muna. Kapag nasanay na yung balat nyo, maganda na ma-introduce nyo na yung second way to prepare your clay mask. Ito ay yung paghahalo ng equal parts ng bentonite clay at saka apple cider vinegar. Question, pwede ba yung dato puti vinegar? Hindi ko pa na-try and I do not suggest na yun ang gamitin mo. Mas maganda na gamitin mo ang apple cider vinegar kasi etong particular na vinegar na to, it restores the pH balance of your skin. Sorry, medyo i-bombard ko kayo ng information ha. Ano ba ibig sabihin ng pH balance? Kasi imagine niyo na yung balat nyo parang natatakpan siya ng
thin protective layer called acidic mantle. Yung acidic mantle na yon binubuo yun ng mga natural oil sa balat mo, yung mga components ng sweat, mga ganyan-ganyan, na magpaprotect sa balat mo para hindi siya madaling ma-irritate, hindi siya madaling ma-inflame, ganon. So, kapag yung iyong balat ay hindi balanse ang kanyang pH na tinatawag, magre-resulta to sa pimples, blackheads, rashes, redness, ganon. I will put more information about the effects and the benefits of apple cider vinegar on your skin down in the description box below. Ngayon naman, yung apple cider vinegar at saka itong bentonite clay ang pagsasamahin natin. So, kuha tayo ng mga isang kutsara. Lagay natin dito sa non-metallic bowl. Tapos, lagay na natin yung suka. Makikita nyo, medyo magbubula-bula siya. Ayan o, nagfe-fizz siya. Diba? So, ito haluin na natin. Nakikita nyo, medyo bumubula pa siya. Tsaka, mas mabilis siyang maghalo compared sa water. Less clumpy kapag yung suka ang ginamit. Ilalagay ko na siya ngayon sa aking mukha. Okay. Tapos, di ba ang concentration ng tigyawat ko nasa jawline? Kaya dadamihan ko yung nandito. Ayan, oh. Pak. And guys, nakikita nyo, natutuyo na yung mask. And dito, nagka-crack na siya, oh. Dito, medyo basa pa. So, let's just wait till everything is dry. And then, we're going to rinse it. After ko siyang i-rinse, makikita nyo, namumula talaga siya. So, hindi talaga siya advisable na gawin ng umaga. Kung, or unless nasa bahay lang kayo, okay lang. Pero kung may lakad kayo, mamumula ng bongga ang inyong fez. If in case may experience nyo na mamula yung mukha nyo, normal po yun. Ang hindi po normal yung magsugat ang mukha nyo, okay? Let's say for example, may mahapding-mahapdi na nalalapnos na yung balat nyo, please immediately wash your face with water. Malalaman nyo na pwede nang banlawan itong facial mask na to. Kapag nakikita nyo yung nagbabatak-batak na at saka nagka-crack na siya sa mukha nyo, mararamdaman nyo talaga na parang tumitibok siya, tapos nagtatighten, tapos makikita nyo minsan yung may mga dots-dots ng oil, yun yung actual excess na sebum sa mukha mo na dinodraw out niya. So, yun na yung way niya to deeply cleanse your pores. All you have to do, guys, is just to rinse your face with warm water. Makakatulong din kung gagamitan nyo ng Bimpo para mas madali siyang matanggal. Or pwede rin naman just plain water lang, tapos i-ano nyo lang, i-massage nyo lang yung tubig sa mukha nyo. Hindi nyo na kailangan na sabunin ulit yung mukha nyo. You can just leave it as it is and then just pat it dry. And I recommend that you do this at night kasi nga sabi ko, mamumula yung mukha nyo. Huwag nyo itong gamitin ng bago kayo makipag-date or bago kayo magpa-picture kasi as in, mamumula talaga yung mukha nyo. At least, if you do it sa gabi, merong enough time yung skin mo to recover the very next day. This is a very effective way to treat your active pimples, also to prevent future zits on your face. Kung gusto niyo pang i-feature natin itong bentonite clay sa mga future videos, kasi marami akong concoction na hinahalo ko rin dito, like turmeric, green tea powder, activated charcoal, ganyan-ganyan. Let me know down in the comment section kung paano pa natin mas, you know, para ilo-level up ang ating pagki-clay mask. Gagawa ko na exclusive video para doon. Don't forget to click the thumbs up button kung nag-enjoy kayo, guys. And of course, I'll see you on the next video. Bye-bye!